Ang umaga po sa inyo lahat, unang-unang papasalamat sa lahat sa inyo for this last minute call. No? Medyo madali lang gabi, but we have an important information to share to everyone para sabay-sabay lang tayo magkakaalamanan. So let me start by making a preliminary statement. Today, I would like to announce that the mystery behind the ownership and the people behind the controversial SUV with the number 7 protocol plate on EDSA busway is already solved. The driver and the registered owner of the SUV contacted us yesterday and informed us that they will show up to take responsibility for the unfortunate incident at Guadalupe Makati, that portion of the busway. I just want to assure the Filipino people that appropriate sanctions will be meted out to all those who violated the law, regardless of their stature in life. Mayaman, mahirap, pare-pareho lang sa amin yan. Isa na naman ho ang batas natin. And I also would like to congratulate, it is so timely, today po ang anibersaryo ng SAIC, no? Ang SAIC po ang siyang nakahuli po dito, no? Yung nakita ho natin sa video. And it's so timely because, you know, SAIC has been in the forefront of traffic law implementation. Isa ho sila sa ating mga deputized agents. And we are proud to be part of a group, no, who has been implementing these laws fearlessly, no, na kahit sino pa ang matamaan, no. The law is the law and it's implemented equally to all. So I'd like to congratulate and take this opportunity to congratulate the leadership and the people behind SAIC. It's been 1 year since the creation of this organization and it has been proven to be very effective as far as implementation of laws are concerned. And we are happy and proud to be called, as far as LTO is concerned, partners of SAIC. I also commend the people of LTO. No? From the time this thing exploded in the media, we have been at work to identify the ownership of the vehicle. And despite all the speculations, no, I'd like to make it very clear na hindi ho tatakas yan, no? Kung ating may mga tao at may mga kasamahan tayo na akala nila porque wala silang plaka, no? Di na kinabit yung plaka o may peking plaka, LTO has tools and ways of identifying the vehicle specifically. Siguro swerte lang po kami ngayon kasi Escalade, no? Cadillac Escalade ang nagamit, no? Ilan na naman ang Cadillac Escalade sa buong Pilipinas. So that sort of helped us out, narrow down the options. Pero kahit hindi escalate po yan, kahit na mas maraming sasakyan, madali na po, with the present technologies available to LTO, madali na po ma-identify ng vehicles. No? So kaya kung pwede, yung ating mga kababayan, huwag po kayong gagamit ng sasakyan. No? Kung meron kayong binabalak na hindi tama or to violate traffic laws, no? Rest assured, we will find you. And finally, I'd like to thank our ever vigilant media friends, no? You always keep us in our toes, no? Hindi ho, siguro, kung wala hong nagbabantay ng media, meron tayong ibang people who tend to be lax about it, no? But with you there as our partners in the implementation of traffic laws, no? Everybody is always aware that somebody is looking. And therefore, there can be no whitewash, there can be no hidden stories or information that we will not reveal to you. So without much further ado, I'm sure marami kayong tanong, no? We will now present to you the driver and owner of the vehicle. Good morning. Joining us today are Omar Ginomla, Director and Authorized Representative of Orient, Angelito Ebpan, Driver, Attorney Maria Jolita Santos, Counsel for Orient, and Mr. Angelito Ebpan. Just a little context behind it. No? The owner of the vehicle is Orient Pacific Corporation. So nandito po ang mga opisyalis ng kumpanya. Pagbibigyan nun natin sila magsalita at ang driver po ng sasakyan ay si Mang Dito, no? Siguro si Mang Dito muna.
Meron kang gusto sabihin? Ako po ay nandito para tungkol doon sa nangyari sa November 3, doon sa AIDSA. Ako po ay nagkasala sa yung paglabag sa regulasyon ng batas na pumasok po ako sa AIDSA. Ako po humingi ng pasensya. Hindi ko po gusto na yung ginawa ko sa aking pagkakamali. Hindi ko po ninais na makasakit sa enforcer na pumara sa akin. Kaya ako po ay humingi ng pasensya po. Will we hear from the corporation? Good morning. My name is Omar Ginomla. Ako po ay director ng Orient Pacific Corporation. Our group came here to apologize to LTO and to sa mga principals because of the incident. That's our main purpose. That's why we are here. Our driver Silito has made his statement, and the company sincerely apologizes for what happened. Hindi po namin ginusto yon. Rest assured, we will cooperate with the investigation. In fact, meron din kaming internal investigation of our own. Siguro within the day, we will be making a statement regarding this. Thank you po. Maraming salamat. Siguro, let's just open it up to questions. No? Yes. We will now open the floor for questions. Yes, Johnson. Hi sir, good morning. Johnson from ABS-CBN. Sa Orient Pacific Corporation, paano ho kayo nagkaroon ng plate number 7? Yung plate number 7 po, right now we are conducting an investigation po. Paano po nangyari yun? We will cooperate with the investigation. We will make a formal statement once we have finalized that investigation. Yes, okay. Sir, ang dito, bukod sa inyo, sino yung sakay nyo during that time? Sir, pinahatid lang po sa akin yung bisita. Bisita po. Hindi ko po kasi alam, sir, kung ano kasi kung sino. Kasi ano sir, eh. Pag pinipick up namin, sir, hindi na po kami nagtatanong kung sino sila. Ano lang po, sir? Hindi namin kilala si driver lang po ako, sir. Sumundo ho kayo ng ano po sino sa kanyo? Opo, sir. Pinahatid lang po. Ano lang po, sir. Yes, Christian. For Orient Pacific, sino yung gumagamit ng sasakyan at saka saan siya ginagamit? The vehicle is owned by Orient Pacific. It's a company car. We use it if we have guests na dumarating to bring them to our investment sites. Uh-huh. So, primarily, it's a guest car. Guests such as? Investors. Investors. Uh-huh. Uh-huh. As to the name po, we cannot divulge because we, number one, there's an ongoing investigation and we respect their privacy. That's why we cannot disclose their names. For Mr. Lito, sir, may nag-utos sa inyo na pumasok sa busway? Sir, sorry sir, pag-iulit sir. May nag-utos po ba sa inyo na pumasok sa EDSA carousel or EDSA busway? Wala po sir na nag-utos sa akin sir. Ano talaga sir na nagmamadali lang ako sir na ano. Sinubukan ko sir kasi kala ko nung linggo sir, walang ano. Kaya sinubukan pumasok. Sir, plaka 7, nando na ba talaga yon nung ginamit yung sasakyan o kinabit lang during that day? Dati na yun sir, nakakabit na yun. Kailan pa? Hindi ko lang alam sir kasi minsan pag ako sir, driver ako sir, tinatawagan lang ako na i-drive mo ganito puntahan mo. Sir, last, sino na lang nagbigay sa inyo ng plaka or sino nagkabit? Wala po akong knowledge sir kung sino sir. Yes sir. Sir, Big Sumintak, Note 25. Sir, director po ng Orient Pacific. Please mention na iniimbestiga kanyo yung plate number 7. Pero it is unusual, sir. Company vehicle na hindi nyo alam yung specification, particularly the protocol plate number 7. Any comments?
Sir, with due respect, like I said earlier, mayroon po kaming ginagawang investigation. I do not like to preempt yung findings po ng investigation. So we would have to wait for that. Sir, just a follow-up. Do we know who is the owner of the Orient Pacific Corporation? Well, it's a company owned vehicle, sir. No, the details nandoon po sa SEC. We will be glad to submit to you yung ownership structure of the vehicle. Sino lang po yung owner, sir? Kahit name na lang po. I cannot. I am not authorized to name the names. Meron po tayong record yan that we can give to you. Sir, sinabi niyo hinatid niyo investor. Pwede bang malaman kung ito ba'y politiko? Kasi syempre, for sure, alam niyo po yung ano niya. Well, like I said, that car is used to bring investors around our investment sites. Halo-halo po to, we cater to foreign and local investors. Next po, yes, Joseph. Sir, sorry. Ano ulit yung kompletong pangalan niyo po, yung driver? I'm Angelito Idban, sir. Angelito? Idban. Can you spell that out for us, please? Idban. E-D-B-A-N. Echo? Echo. Echo Delta. Papa Alpha Nancy. Amen na lang. Sir, kayo po yung aware po kayo dun sa viral na video, no? Napanood ko lang po, sir. Kayo po ba yung nakunan dun sa kanan? Hindi po, sir. Ako po ang driver, sir. Ah, so driver ka. Sino yung nasa kanan mo? Kasama ko, sir. Kasama ko, sir. Taga-kumpanya nyo rin? Yes, sir. Yes, sir. Anong pangalan niya, sir? Hingi muna ako ng pahintulot mo kung ibibigay mo. Okay. Pero hindi ikaw sa'yo yung nakunan sa kanan, di ba? So yung sa kanan? Oo. Hindi ikaw yun? Hindi po. Okay. Yung nasa likod mo, sir? Guest lang po, bisita lang po. Yun yung bisita nyo. Ilan yung bisita nyo dala sa likod? Dalawa po. Dalawang tao pa yung nasa likod. So, apat kayo, sir, sa sasakyan. Oh. So, sir, tapos po, yung nasa likod na nakita rin sa camera, bandang kanan, ano pong sinasabi niya sa loob nung hinaharang kayo? Hindi ko na po maano, sir, kasi nag-atras po ako, sir. Nainatras ko po yung sasakyan. Hindi ko po na ano yung salita nila, sir. Hmm. Palagi po ba kayong dumadaan sa busway? Hindi po, sir. Hindi po, sir. Ba't po nung time na yun doon kayo dumaan? Yun nga sir, linggo po yun sir. Akala ko sir, pwede ako makapasok sir kasi nagmamadali po ako sir. Bakit po nyo naisip na pwede kang dumaan doon? Sumasakit kasi yung tiyan ko sir, medyo nagpiling will ako noon sir. Kaya gusto kong sumubok na dumaan doon sir. Umabot naman po kayo sir. Hindi sir, mga atras ako sir. Hindi ko na naituloy sir kasi hindi naman kami hindi naman kami pinayagan sir. Sir, saan kayo galing at saan kayo papunta? Papunta po kami ano sir. Galing kayo saan sir? Nigamon sir. Na galing kayo ng? Galing Skyway po sir. Skyway? Galing saan? Skyway is a transition point. Saan kayo galing na point? Sa East Ocean sir. Yung pinikapan ko ng bisita sir. East Ocean sir. East Ocean. Opo. Ano yun, ma'am? Yun po ba investment area o? Restaurant po yun, sir. East Ocean. Tapos papunta po sana kayo saan? Ay, pag-iulit, sir. Mula po East Ocean, dumaan kayo ng Skyway, sabi niyo? Opo. Tapos po, papunta kayo saan? Mega Mall po, ma'am, sir. Mega Mall? Oh, yun. Okay. Anong gagawin niyo po sa Mega Mall? Ihatid yung sir. Bisita, sir. Taga Mega Mall po yung bisita niyo, sir? May pinuntahan natin sila, sir. Basta ang instruction sa akin, sir. Doon ko ibubuwas sila. So yung, sir, ang bisita niyo, dalawa sa likod. Opo. Kasama yung nasa harapan niyo, hindi? Hindi po, sir. Yun pong nasa harapan niyo, nakasabi niyo sa kanan, sino yun? Anong nature ng trabaho niya? Bali, kasama ko yun, sir. Driver din. Ah, driver? Dalawang driver sa isang sasakyan, sir? Hindi, sir. Ano lang, sir? Kasama lang, sir. Bakit sa kasama nung time na yun, sir? Sir, alternate ba? Ha? Bakit po dalawang driver kayo nun? Ba't may kasama pang isa? Bodyguard ba yun or driver? Hindi sir, kung ano yun sir. Kasama lang namin sir. Sinama ko lang po siya sir. Taga-kumpanya, and the company will confirm that po. Yun ang pangalan yung medyo because of privacy, you know? Yes. Last five questions na lang po. Yes, sir. Abu Labay ng DCXL. Sir, yung driver. Matagal na kayong driver doon sa Orient, sir? Matagal na kayong driver? More or less 2 years pa, sir.
Yung ginagamit niyo, matagal na rin yung ginagamit? Yung escapulate, yung sasakyan na SUV, matagal niyo na ginagamit? Hindi po sir, bali kung ano lang po yung pinapagamit sa akin sir, yun lang po yung nira-drive. Okay. Pero alam mo yung plaka nung gamit na yun na yun, 7? Dati na yun sir, nabutan na namin sir. Kailan yung dati, last? Kailan yung dati? Mga ilang araw, buwan na 7 yung numero? Hindi ko po alam sir kasi pag ano sir, magda-drive lang po ako. Pag may pinapadrive. So magda-drive ka, hindi mo alam kung anong plate number yung minamaneho mo? Hindi, sir. Alam ko, sir. Sir, to cut you, sir. Next question po, okay, sir. Okay. Next question. Magandang umaga po sa inyo lahat. Jimmy Mendoza sa Internet TV Radio. Sir, po sa driver. Sir, matanong ko ang pagkatao nyo. Ilang taon na po kayo? 52 na, sir. 52. So, dalawang taon na po kayo sa kumpanya. Ilan po ang anak nyo? 4, sir. Ilang taon po yung panganay? Ilang taon po yung panganay nyo? 22. 22, sir. Babae. So, paglalabas po yung mga anak nyo sa bahay nyo, inaalam nyo ba kung saan sila pupunta? Sa school lang pumapasok yun, sir. Sorry to cut you, sir. Next question po. Yes, ma'am. Ma'am, follow-up lang kasi nabanggit nyo kanina, hindi nyo kilala yung sakay nyo. Pinikap nyo lang sa kumpanya. Ibig sabihin, yes, sir. Dapat inaalam nyo kung sino yung pangalan at naglalag kayo dyan bago kayo lumabas sa kumpanya, nakalagyan. Sorry to cut you, sir. Sorry po. Sorry to catch you, sir. Next question na lang po. Sir, sorry. Yung sasakyan po na ginagamit ninyo, sir, dito, ito po ba, lagi yung ginagamit na, kayo po ba yung driver lang ng sasakyan o paiba-iba po ang minamaneho ninyo? Kaya hindi nyo alam. Yes, sir. Hindi, ma'am, hindi ko po alam kasi kung ano lang po yung driver na ipapagamit sa akin, sasakyan na ipapagamit sa akin, yun lang po ang gagamitin ko po. So, last sir, questions po. Last two questions. Sa Orient, ano naman, sir? Sir, kasama sa investigation niyo, posible ba na hindi lang iisang sasakyan yung may protocol plate 7 sa kumpanya? Hindi ko po alam, ma'am. Basta, ano lang, ma'am. Last question. Last question, please. Sa driver po, sir. Sabi ni Porcer na inaabante niyo yung sasakyan. Wala po akong intention na sagasaan yung enforcer. Yung sasakyan kasi, sir, automatic. Nung marilis mo lang konti yung brake, sir, mag-abante siya. Pero hindi ko, ano, nung magsabi yung enforcer na i-atras mo, sir, in-atras ko agad, sir. Wala akong intention na saktan siya. Quiet, please. Pa-reiterate lang, sir, yung intention, ba't po kayo ngayon na humarap po? Para po ma-clear po yung pangalan ko, sir, kasi marami na lumalabas sa social media, sir, kaya... Para ano, sir, yung ano ni sir? Ano pa ulit, sir? Para, ano, sir, ma-ano na yung ano, sir? Kasi nagkasala ko, sir. Sabi niyo, para po, ma-ano yung pangalan ni sir? Bakit daw? Para ma-clear po, sir, ang pangalan ko, sir, para kasi managutan ko yung kasalanan ko, sir, kung ano man ang nagawa ko. Okay. Po humingi ng sorry po sa nagawa kong kasalanan. Can I go to the lawyers, please? Can I get the complete legal name of the company? Complete legal name. I'm addressing the lawyers, please. And can I get your name also? Good morning, everyone. Yes, I am Attorney Maria Julieta Santos. The name of the company, Maria Julieta Santos. Okay. The name of the company is Orient Pacific Corporation. Orient Pacific Corporation. Yes, po. That's the legal name. Would you deny or confirm that it is connected to the family of a certain public figure? As of the moment, we cannot confirm. The names of the directors and stockholders may be found in the SEC. It's a public record. And right now, we are not authorized to divulge their names due to their rights also, privacy po. But it's available if you want to take a look at the names of the directors. Because a wife of a public figure is reflected on one of the director's names? As I mentioned, we cannot confirm nor deny. The public record will speak for itself. Okay, Attorney Vigor, sir, good morning. Sir, profile. Grabe kayo. Ang galing naman ito. No, teka, break lang muna. Kasi we'd like to just go through the process. Maybe proseso pa kailangan gawin. And as I said, we want it to be as transparent as possible. With the admission kasi nung driver, pwede na ho namin tikitan yung driver. So, pwede ba natin tapusin lang yung formalidad na to, then we'll go back to our... Sige lang, sir.
Director Francis Almora will ating head ng LES to para tikitan yung ating driver. Good morning po sa lahat. As mentioned by our Assistant Secretary, may admission naman po yung driver. Kaya at saka yung mga napalabas, yung mga nakita natin sa mga naipalabas, ang itiketa na po namin yung driver. Kukunin po natin yung lisensya niya. I-verify po natin yung license. So, ito po valid po hanggang 2032 yung lisensya niya. So, valid po yung license. Ito po yung registration o RCR ng sasakyan. So, as far as yung registration is concerned, na nakaano po ito, nakarehistro. So, wala pong violation doon sa registration at this point. Yun na lang pong sa driver. So, yun pong driver, titikitan po natin siya. Yun pong pag-enter niya sa bus lane. Yung violation po ng doon po sa pag-enter niya po sa bus lane, despite yung mga signages, disregarding traffic sign po yun. Ito po ay may multa na 1,000. And then, yun pong pag sabi po niya na pag-reverse niya at yung ano na na-endanger po yung ibang motorista at ibang gumagamit doon sa area, yung pong daan, ito po ay kinoconsider nating reckless. So, sa reckless po, ang unang violation is 2,000. Nakikita din po natin na yun pong paggamit po niya sa protocol plate ay hindi nararapat. Mayroon po tayong executive under Order 56, Series of 2024, na nagsasabi na pagka mag-violation po yun, may kukulan din pong gagamitin po namin yung mga existing na ano po namin. So, ito po ay illegal use of protocol plate. Ito po ay may multa po na 5,000. So, ito po yung... At saka, ito po pala, dahil meron na rin pong plate, and dito, basiha po dito na sa registration niya, may plate number na rin po yun. So, yung mayroon pa isang violation na failure to attach yung regular plate po niya. Ito po, 1,000 din po ito. So, yun po yung violation niya sa dito sa incidenting ito, yun po yung violation. Sir, duro, dagdagan ko lang. Yes, sir. Ito yung preliminary findings natin based on the admissions lang na ginawa ng driver today, no? But of course, we will issue a show cause order, further investigation po to, no? And if it's found out that there are other violations pursuant to the explanation that they would give, no? Both for the owner of the vehicle and the driver himself, no? Kasi pinag-usapan pa lang natin yung driver, eh. Merong owner's liability, if ever, no? So, ayoko lang paunahan yung gagawing proseso para dyan, pero baka madagdagan pa, depending sa sagot nila, dun sa ating i-issue na show cause order. Sir, SCO to the company. So, yes. Ang identity nun, kumpanya, hindi individual? Ang liability naman to the registered owner, sa as far as the administrative liability is concerned. Yung administrative owner po, inahabol po natin. So, legally, sir, yun pong kotse na nakita, sasakyan na nakita, registered, ang nakalagay sa registration ay kumpanya talaga? Kumpanya. Opo. Of course, you know the owner of the company. Same with you. Tumatakbo na po kami sa SEC doon just to validate the ownership of the vehicle. Yung may-ari ng kumpanya. Sir, kilala mo na. Para kompleto lang yung aming informasyon. At sigurado ako, tatadawin nyo, kaya hinahanap na po namin. At nakita nyo na yun, sir, I'm sure. Hindi pa, wala po sa akin yung dokumento. Pero pag, sinong, sir, paano yun? Yung liability dun sa sasakyan na dumaan, driver lang, hindi sa mga sakay? Driver has separate liability from the registered owner. Kaya gusto namin malaman, kaya susokos natin. Pero yung mga nakasakay, sir, kumbaga, kung alambawa, may grupo kami, apat kami, ako yung driver, dito kasi namin, tatlong kasama namin? On the administrative liability side, hindi na sakop yung nakasakay. Ah. Yung driver and registered owner only. Okay. Well, just one last to the company, sir. I know it's been asked, no? Pero it's weird that a private company would have a protocol plate. And I'm sure it's
that did come as a surprise to you na you have a, oh, bigla ba, may 7 pala tayo. May ganun ba yung nangyari, sir? Teka lang. Iklaro ko yan. Ha? Dito yung protocol plate issued by LTO. Ha? We've been very clear with that from day one. This is not a one of the protocol plates issued by LTO. Even worse, sir. Yun ang magiging subject of Shokos, right? So, sir, subject of Shokos. Not only, I'll be blunt about this, not only are you using a non-LTO issued protocol plate, can we say it's a fake protocol plate? Well, alam mo, meron kasi mga temporary plates, may mga ganun. Pero what we can honestly say is that that's not an LTO plate. No? They are not trying to fake it. They are not trying to duplicate the LTO. Yung sa mukha ng plaka, which we have asked them to surrender, no? They are not trying to duplicate the LTO plate. Eh. On its face, alam na namin, hindi amin yan. Eh. Hindi nyo in-issue, pero pwedeng... Anong nature ng plate na gagamit nila, sir? Ang tawagan namin, unauthorized plates. Unauthorized parang, tayo. Parang may ibang sasakyan, nakikita natin, di ba? Minsan, gumagamit sila ng ibang plaka. Nakikita naman namin yun. Lumang 7 ba yun, sir? Or ano? It's not Lumang 7. Hindi, walang, anong Lumang 7? Hindi, ibig sabihin, maybe past Congress? Hindi, wala. That plate has never been issued. Yung design na yun, yung plaka mismo, never been issued by LTO. To the company, sir, why do you have that? You have that plate. I know it's subject to investigation. Yes. Pero why would you have that, sir? May importante ba tayong tao sa kumpanya, sir? No, sir. I would like to reserve my comments lang. Let's just wait for the investigation po. Johnson, yes. Hi, sir. Sir, just to clarify lang po. To the Orient Pacific Corporation, did the company reach out to LTO? Why? Or did LTO identify the escalate based on your records? Kasi sabi kahapon ni Attorney Pua, about 13 to 15 ang identified registered SUV na pareho nun. So alin ang totoo? Did they reach out to you or identify din you based on your records? Nag-reach out po sila. They contact, their lawyers contacted us na gusto na lang. At least the driver, no, sabi namin, para lahat na. Para let's be open about this. No? So, kaya... Nung nag-reach out sa amin kagabi, silent up kagad namin to kahit medyo last minute. Paano po? How did they reach out to you? Tawag lang. Kasi kilala namin mga abogado, lawyer to lawyers. Walang lawyers to law. Okay, thank you so much. Lawyers, this concludes our press conference today. I'm Rosmarica, your moderator. Thank you po.